So ayun guys, now welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, ang super boss ng bahay. So, hindi na tayo mag-edit for today's video guys. So, ang topic natin for today's vlog is paano pa daw ako nakakapag-ipon ng 3%, no? Paano daw ako nakakapag-ipon ng 3%? Eh, may mga utang ako. Ayun yung topic natin. No? Paano nga ba mag-ipon, no? Kahit may utang ka. Ito, usapang utang na naman tayo guys. So ganito lang yan guys. So sa akin kasi, 'di ba, sinabi ko nga po sa inyo, ang utang ko is galing sa bangko. Kasi karamihan po talaga ng nagsasari-sari store is umuutang sila sa lending, sa 5-6, kaya po, no? Kaya po hindi nagsusustain, ibig sabihin sustain, hindi po tuloy-tuloy yung pagsasari-sari store nila kasi napupunta lahat sa bayad sa utang. O, nagigets nyo kasi ang laki po kasi ng tinutubo ng mga lending, no, 20% yan, mga Bumbay, ang laki po tinutubo. Kaya ngayon, minsan nauubusan na talaga ng laman yung sari-sari store mo. Eh sa bangko kasi guys, is mababa lang talaga ang patubo nila. So, nakaisip ngayon ng paraan si Bakla, di ba, sinasabi ko nga sa inyo, wait lang guys ha. So, ito muna, ipapakita ko muna sa inyo yung mga pinagkakautangan ko. No? O, di ba, hindi fresh si Madam ngayon. So, eto guys, unang-una, bayad sa Globe, sa plan, 799 siya, no? Ang due date nito, kada 7, no? 3 working days dapat kasi pag magbabayad ka sa GCash, guys, kasi GCash lang ako eh. Dapat, bago magtatlong araw, magbayad ka na, no? Kaya minsan, 6 days pa lang, guys, is bayad na ako, no? Kasi, minsan kasi, 3 working days bago pumasok, yung hulog natin sa mga bangko na yan, sa mga bayarin, no? Kaya minsan diba tinatanong baka due date na yan. So, kasi pag due date na yan, hindi na yan makakapasok doon. Late payment ka na. Ayun. So, sana na-gets nyo ha. Ganyan guys ha. And then, meron tayong bayad pa ito. Bayad sa utang sa credit card. So, yan sa credit card ko, may utang din ako guys. Yan. Bayad sa utang sa personal loan. Yan. Sa loan naman ito guys. Diba? Ang dami. And then, kailangan mo, syempre, ng calculator. Ay, 100. Ay, 100. Yan. And then, listahan, guys, no? Dito mo, makikita, no? Magbabudget ka talaga, guys. Di ba nakakaloka? So, sana nagigets to, guys, yung mga sinagsasabi ko. Ayan. So, sa credit card ko, guys, ang due date is June 3 pa. Ayan, June 3 pa. Ang date niya. Wait lang. So, sa credit card ko, guys, pinaghahandaan ko is sa June 3 pa ang due date niya. So, May pa lang tayo, no? So, ang nakalagay dito is May 4 na kasi tapos na yung 3, di ba? Nakapagkulog na nga tayo. So, 4 hanggang 29. Eh, ang due date niya is 3 pa, di ba? So, nag-advance ako ng 6 days, no? 29. So, June 29, tapos 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, diba? Tama, June. Wait lang guys, ha, wait lang. So, sa 29 nga guys, no, diba? Sa 29, mapupultang ko na yung pambayad sa credit card ko. Yan, so, isi-send ko siya ngayon. So, tumatakbo yung araw niya na 'di ba 29 nakapagulog na ako. So 29 ba 29 30 31 31 and 1 na. So kasi sa 3 yung pinaka due date niya guys is Sabado. So hindi magre-reflect agad 'yon sa credit card mo. Kasi Sabado Linggo walang pasok. So magre-reflect ngayon guys is June 5 na 'yon guys. So sana yung nagigets nyo guys ha. June 5 magre-reflect 'yon. At least nakapagbayad ka na ng 29 no. Gumagana na yung araw na yun, no? Basta lagi nyong iisipin guys, bago mag due date kayong magbayad, no? Mag-ano kayo ng tatlong araw, magbibilang kayo. Kasi tatlong araw bago pumasok yung pera sa bangko. So ganun yun guys, sana nagigets nyo guys ha. And then, so ang buwan-buwan na binabayaran ng bakla is 4,418.42. Kasama na si Globe Plan, kasama na si personal loan. Ayun guys, ganun lang yung ginagawa kong hack guys ha. Sige na nga. Paano ako ngayon hanggang ngayon nakakapagbayad, no? So 'di ba ang sinasabi ko nga sa inyo, yung mga fast moving ko kasi guys, bili ako ng bili.
no? So siyempre araw-araw may benta kahit 2,000, 3,000, at least nahuhulugan ko siya sa pamamagitan ng pag-divide division ko. Dinidivide ko yung utang ko, guys. Halimbawa nga 1,431.76 divide into 26 days. Ganun lang. So, araw-araw ngayon ako maghuhulog ng 55 pesos. So, sana nagigets niyo yun, guys. So, kung may mga utang kayo, guys, ganun yung gawin nyo para hindi kayo mahirapan pagdating ng bayarin, no? I-divide nyo yun. Yan, i-divide nyo yan, guys. Para hindi kayo mahirap, maski bill ng kuryente or whatever. And then, yung 3% naman, kasi nga, di ba, sinasabi ko nga sa'yo, yung 3%, guys, is kakarampot lang yun, di ba? Ang kinikita nga po ng sari-sari store minsan is above 20% pa nga, no? Ang strategy lang yan, kung anong mabentang produkto, bili ka ng bili, no? Kahit pa konti-konti, guys, ang meron tayong mabenta sa customer, konting sabon, konting, okay lang yan, kasi sa isang araw naman, minsan kumikita ng 3. Depende sa ano, ha, store mo, ha, kung kaya ba, guys, ha? So ako, ato araw-araw, guys, ganun yung binabayaran ko, may 55, may 33. Diba, napakababa, hack lang yun sa pagbabayad ng utang, guys. Ganun yung ginagawa ko. And then, nakaka-ipon pa tayo. Ayun yung maganda dun, guys. So, alam niyo na yun, guys, sa ginagawa ko. And then, yung 3%, halimbawa, maghahati kami ni Mama. Diba, 3% niya, diba? So, kunwari, nakabili ako ng produktong puhunan ng 5,000 times 3%. So, tig 150 kami niya ni Mama. Yan, ganun yun ah. Yan, dito sa aking ipon. Yan, dito sa aking ipon. At sa kanyang ipon. Ayan, kay nanay. O, diba? Ganun lang, kasi 3% lang, kakarampot lang yung kinukuha ko, guys. Hindi siya malaki ngayon. Bakit kakarampot lang? Kasi may mga pangangailangan pa yung ating sari-sari store. So, ganyan. 153%, 3%. So, total of 6% yung kinukuha ko talaga dito. Kasi hati nga kami. Ayun. And then the rest, pag may mga natitira na ano, na mga pera-pera, pinang bibigay ko rin sa kanya kapag kakulang siya sa pangbayad sa mga kuryente, mga ganun-ganun. Konti-konti lang. Hindi naman talaga totally malaki yung nabibigay ko kay Mama, guys. Kasi may mga binabayaran din ako utang sa bangko na hindi ko pwedeng i-cancel to kasi syempre, diba? Sabi ko nga sa inyo, diba? Ang gusto ko is maging good credit ako sa bangko. Para darating yung panahon, di ba, magagawa ko yung tindahan na full tank ulit. Di ba, nagawa ko naman na full tank yung sari-sari store. So, kaya ngayon, nag-iipon tayo para pangbili uli, no? Pangbili uli ng mga paninda. Ayun yun, guys. Sinasabi ko sa inyo. Wait lang. And then, edi next year, kung makaipon tayo nito, makakaipon tayo. So, ang gagawin kong strategy, guys, ngayon, magpupuhunan tayo kunyari sa mga delata ng 7K, no? So, yung 7K na yun, guys, para ma-maintenance natin talaga. Kaya ako nag-iipon para ma-maintenance natin. So, 7K, and 7K divide into 30 days. So, ibabalik ko rin yun. 233 ilalagay ko, isi-save up ko. Para ngayon, may pang-grocery ako monthly na. Yun. Ayun yung pupunto ko. And then, pag may natitira, may natirang benta, 233 yung ano ko. Guys, sana nagigets nyo, ha? 233, no? 233 araw-araw ko mag-ipon para ma-compute ko uli yung 7K. Wait lang. So, yun, guys, no? So, pag nakalikom tayo, kunyari 7K, no? Para monthly makabili tayo ng pang 7K na mga delata, kung ano yung mabenta sa ating tindahan. Ayun, di ba? So, kunyari 5K sa mga strings, mga ganon. Ayun, guys. So, gagawin nyo lang, i-divide nyo lang in 30 days. Para ngayon, may pangluwal kayo, no? Monthly kayo mapag- eh, sabi ko nga sa inyo, nag-i-start pa lang po ako mag-ipon, no? So, guys, naisip-isip ko lang to, guys, ha? Para hindi na ako, kunyari, hindi na ako manghirabuli sa ano, sa bangko, guys. Kasi, mahirap din na may monthly na binabayaran ka sa totoo lang. Diba? Ang laki-laki, 4,000 plus at pinabayaran mo. No, eh, sabi ko nga sa inyo, buti na lang kahit papano, yung mga fast moving natin dito ng mga sigarilyo, yosi, yun ang nakakatulong, kaya nakakapagbayad ako at nakakapag-ipon ako ng kahit papano konti lang. Ayun yun, guys. So, nasa disiplina rin, guys. Kasi, iniwasan ko rin yung mga barka-barkada, luho-luho, guys. Iwas ko talaga ngayon for today's vlog, guys. Kasi, gusto ko mag,
maiba naman yung landas ng ating buhay, di ba? Pamamalakad ng ating buhay, guys. Ayun. And then, syempre, makatulong din kay mama kahit papano. Kaya, tiis-tiis muna ako kasi okay na dati. Malapit na ako sa ano eh. Bigla, wala tayong mangyayari. Ganun talaga sa buhay. May pagsubok talaga, guys. Pero at least tayo, bumabangon. So, ganun yung gagawin ko, guys. Yan, di ba? Sinasabi ko na rin, pati plano-plano ko sa inyo. Ano? Tignakaipon ako, ubuhunan na natin yung ano, para hindi na tayo mangutang. Kasi ang hirap din talaga na may utang, totoo lang. Pero buti na lang ako, may hack akong natuturo sa inyo na hindi ko naman ito sasabihin kay guys kung hindi effective para sa akin. Kasi may pa o, hanggang until now, di ba? Until now, nakakapagbayad tayo ng utang. Ibig sabihin, effective yung pinag-iyaw-iyaw ko dito. At meron pa tayong mga paninda. Konti nga lang yung paninda natin at syempre, nakakatulong, di ba? Nakakaloka guys, no? So, ganun yung gagawin natin guys, ha? Kung kayo, may pera kayo dyan, tinatago-tago, di ba, pera nyo? So, ipuhunan nyo muna, no? Ipuhunan nyo muna. Kunyari, 10,000. Ayan, 10,000 divide into 30 days. Ayan. So, araw-araw, magsusubi ka ngayon ng 333, no? Para ngayon, in the next month, pagkatapusan ng month, makakapag-grocery ka uli. So, ayun, eto, naisip ko lang yung kanina lang, guys, ha? Para ano, para makakapag-monthly ka, na makakapag-grocery ka. At ang maganda dapat, pumunta ka dun sa may mga card, no? May mga card na may mga points na grocery, tulad ng Pure Gold, SRS, mga ganon. Para ngayon, maiipon mo yung points, ganon yung gagawin ko kapag naka-ipon ako yan, 10K, 20K, ganon. So, gagawin ko ng pangpuhunan yun para, ngayon guys, is tuloy-tuloy, continuous yung tindahan. Tuloy-tuloy naman yung tindahan ko, kaso nga, kulang na ako sa puhunan, guys. Dahil nga, minsan napupunta sa utang. Pero, meron pa rin naman natitira ang kagandaan doon. At effective nakikita nyo, guys, di ba? Nakakaloka. So, ganyan na lang para hindi rin ako mahirapan. Kasi, syempre, habang tumatagal ka sa sari-sari store, guys, nakakaisip ka ng mga hack kung paano mo gagawin yan. So, itong pag-ipon ko is may dahilan. Di ba, guys? So, ayun na, guys. Puno na yung ano natin. So, hanggang dito lang sana, guys. May natutunan na naman kayo dito sa aking pag-iyaw-iyaw. Ganun lang gawin nyo ha, kung maipon kayo para mabalik nyo, divide nyo lang yung 30 days para ngayon, monthly is may makakapag-grocery kayo. So sana nagigets nyo guys ha, sana nagigets nyo ha. And then, ayun, gagawin ko rin yun guys. Kasi syempre ang hirap din na konti-konti lang yung binibili mo, diba? So pero nakakapag-bayad naman tayo, diba? Dahil sa mga proseso na ginagawa ko to. Ito po si Madam Duday, ang Superbox po ng bayan. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Maraming salamat po. Sana naintindihan nyo guys ha. Kung naguguluhan kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Bye-bye. Sasagot ako.